What's the S stand for? It's not an S. It's hope. Excuse me. May bagong video si Kuya Danjerason. Si Mr. Public Service ay meron siyang vlog. Talagang naingganyo ako na panoorin kasi ang pamagat ay bakit hindi ka crush ng crush mo? Tanong to na mahirap sagutin. So marami na lang try magtanong nito at wala na asagot. Panoorin na agad natin ang video ni Kuya Danjerason. Welcome! KDR says, ito po ay pagbabahagi sa inyo ng iba't ibang mga experiences at pag-alam din ng inyong mga experiences. Hindi para i-claim natin na expert tayo on something, but para po makapagbigay ng insights sa inyo, mas mga bata, mas medyo yung nag-iisip bata, para ma-assess natin ano ba yung nararamdaman natin based dun sa mga karanasan natin. Tanong nila daw ngayon kasi, bakit hindi ka crush ng crush mo? Alimbawa ako yon tinanong, bakit hindi ako crush ng crush ko? Eh sagot ko, malay ko sa kanya. Eh kung hindi niya ako crush, kung crush ko siya, hindi niya ako crush. Eh anong magagawa ko dun, di ba? Wala kang magagawa dun kung hindi ka crush ng crush mo. Kasi hindi mo naman pwede pilitin ng tao dun sa nararamdaman niya. Kahit na pasabihin mo na meron ganun eh, pakiramdam kasi yan eh. So hindi mo pwedeng ituro sa isang tao na dapat crush mo ko or whatever it is. Kasi dapat things should come to you naturally. Do not pretend to be somebody you are not. Ang pinakamaganda pa din sa tao, yung natural niya. At kung may dinidevelop man tayo sa ating mga sarili, para mas maging mabuting tao, hindi para magtanggap, kung hindi para isabuhay natin yung mabubuting bagay na pwedeng magbigay sa atin ng advantage na maging isang mabuting tao. At gagawin mo yon hindi dahil sa gusto mo lang magustuhan ka. Dahil kung gusto mo lang magustuhan ka, eh later on, pag nagustuhan ka na, baka mawala na yon. Dapat maging natural sa'yo yun. Maging bahagi yun ng iyong pagkatao. Kung halimbawa, gusto ng crush mo, ganito. Mabait, ganito, malambing. Eh, hindi ka malambing. Pipilitin mo ba yung sarili mo maging malambing? Later on, lilitaw na hindi ka talagang malambing. Kasi hindi ka talagang malambing eh. Diba? So, ang isang bagay, i-develop mo sarili. Tanungin mo muna sarili mo, maganda ba yung malambing? Okay ba yung mapagtiis? Kung halimbawa, ang sagot mo sa sarili mo, okay yun, kung malambing ka, mapagtiis ka, it will make you a better person. If it will make you a better person, ang sagot mo, then do it because kailangan mong gawin for you to be a better person. Huwag mong gawin dahil para ka lang magustuhan noong gusto mo. Huwag mong gawin dahil gusto mong maging crush ka lang nung crush mo. Eh, kasi parang lalabas, pinipilit mo na lang yung sarili mo sa kanya, eh, hindi ka naman niya gusto. Eh, kung halimbawa napilitan siya dahil gumawa ka ng isang bagay na peke, alam niyo, mahirap yung pinepeke kasi later on lilitaw at lilitaw. Sabi nga nung natatandaan kong kasabihan sa Kastila, en natural, no puede quitar. Di mo pwedeng alisin yung natural sa'yo eh. Kasi natural na sa'yo yun eh. Later on, mabibisto yun. Lalabas at lalabas. Sabi nga naman, ayan na, lumitaw na ang natural. So, it is best na maging natural ka. Pero, pwede mong i-improve yung sarili mo. I-improve mo yung sarili mo for you to be a better person. Hindi para magpagusto ka ng kahit na sino pa man. And kung later on, because of what you did, ay nagustuhan ka, eh di, okay. Diba? Pero, kung halimbawa, ginawa-gawa mo lang, pineki mo lang ng isang bagay para ka lang magustuhan, mabubuko ka din. Baka mamaya, ikaw ang mabukulan dahil sa gagawin mo. So, kung gagawin natin, parang, huwag kang mag-live sa expectation nung gusto mo. Diba? Mag-live ka sa expectation
na ikaw ay maging isang mabuting tao, maging isang maayos na makisama sa kapwa, magtumrato sa nakakatanda, sa magulang, sa kasing edad, and be a better person. Ngayon, kung halimbawa, you are that person na magandang kalooban, kumbaga, isang taon na hindi mo pagsisisihang makasama, eh hindi mo kawalan kung hindi ka niya magustuhan. Kawalan ngayon dahil nawalan siya ng isang tao na pwede niyang makasama sana na magiging maayos sa buhay, na pwede niyang makasama hindi sa isang panahon lang, kung hindi sa lahat ng panahon na kayo ay mabubuhay sa mundo. Diba? Parang sabihin mo na lang, it's not my loss. Diba? Hindi mo kawalan yun. Pero nag-gain ka. Bakit? Kasi naging mabuting tao ka. So, ang panuntunan kasi sa buhay, hindi naman dahil hindi nagkagusto sa'yo yung gusto mo, hindi nagkaroon ng katapusan ng mundo. Hindi. At kung hindi ka nagustuhan ng gusto mo, hindi mo naman basta pwedeng sabihin kung ano yung dahilan ba't kanya hindi nagustuhan. Hindi naman, kasi pangit ako. Hindi. Huwag mong gagamitin yung kasi mas maganda yung isa kaya mas nagustuhan. Hindi. Dahil hindi naman ang lahat ng tao tumitingin sa panglabas na anyo. Dahil ang panglabas na anyo naman, ano yan eh? Bago yan, dumadating ang panahon na kukupas at kukupas pa din yung ganda niyan. Pero yung kagandahan ng kalooban, isang bagay yun na madadala mo hanggang sa libingan. KDR says. Ganda. Mayigit alam na minuto. Marami na ako natutunan. May mga heartbroken dyan. Yung iba nagpapakamatay na. Dahil sabi niya, pag hindi siya minahal ng kanyang mahal, ay guguho na ang kanyang mundo. Ay magbagong buhay na. Yung mga hindi nagpapahal sa'yo, maayos ka naman. Sila ang nawalan mo. Napakaganda. Kaya ulitin ko ulit, magkakaroon ako ng mga reaction sa KDR TV dahil hindi tayo nagsasayang ng oras. Talagang 6 na minuto lang, ang marami na ako natutunan. So, ini-encourage ko kayo, mga boleros. Pangalan ng boleros, paliwanag ko lang ngayon. Boleros, ibig sabihin yan, kasi nagsimula tayo at ako, nagbablog tungkol sa basketball. Kaya bola, boleros. Pero tungkol sa pagmamahal at tungkol sa crush, hindi tayo mga boleros. Kaya mga boleros, panoorin ulit natin si Kuya Daniel at gusto kong matandaan lahat ang kanyang payo at nasabi, bakit hindi ka crush ng crush mo? Isa pa. Welcome! KDR says, ito po ay pagbabahagi sa inyo ng iba't ibang mga experiences at pag-alam din ng inyong mga experiences. Hindi para i-claim natin na expert tayo on something, but para po makapagbigay ng insights sa inyo, mga bata, mas medyo yung nag-iisip bata, para ma-assess natin ano ba yung nararamdaman natin based dun sa mga karanasan natin. Tanong nila daw ngayon kasi, bakit hindi ka crush ng crush mo? Alimbawa ako yun, tinanong, bakit hindi ako crush ng crush ko? Eh sagot ko, malay ko sa kanya. Eh kung hindi niya ako crush, kung crush ko siya, hindi niya ako crush. Eh anong magagawa ko dun, di ba? Wala kang magagawa dun kung hindi ka crush ng crush mo. Kasi hindi mo naman pwede pilitin ng tao dun sa nararamdaman niya. Kahit na pasabihin mo na meron ganun eh, pakiramdam kasi yan eh. So hindi mo pwedeng ituro sa isang tao na dapat crush mo ko or whatever it is. Kasi dapat things should come to you naturally. Do not pretend to be somebody you are not. Ang pinakamaganda pa din sa tao, yung natural niya. At kung may dinidevelop man tayo sa ating mga sarili para mas maging mabuting tao, hindi para magtanggap, kung hindi para isabuhay natin yung mabubuting bagay na pwedeng magbigay sa atin ng advantage na
maging isang mabuting tao. At gagawin mo yon hindi dahil sa gusto mo lang magustuhan ka. Dahil kung gusto mo lang magustuhan ka, eh later on, pag nagustuhan ka na, baka mawala na yon. Dapat maging ano yon, natural sa'yo yon. Maging bahagi yon ng iyong pagkatao. Kung halimbawa, gusto ng crush mo, ganito. Mabait, ganito, malambing. Eh, hindi ka malambing. Pipilitin mo ba yung sarili mo maging malambing? Later on, lilitaw na hindi ka talagang malambing. Kasi hindi ka naman talagang malambing eh. Diba? So, ang isang bagay, i-develop mo sa sarili. Tanungin mo muna sarili mo, maganda ba yung malambing? Okay ba yung mapagtiis? Kung halimbawa, ang sagot mo sa sarili mo, okay yun, kung malambing ka, mapagtiis ka, it will make you a better person. If it will make you a better person, ang sagot mo, then do it because kailangan mong gawin for you to be a better person. Huwag mong gawin dahil para ka lang magustuhan noong gusto mo. Huwag mong gawin dahil gusto mong maging crush ka lang nung crush mo. Eh, kasi parang lalabas, pinipilit mo na lang yung sarili mo sa kanya, eh, hindi ka naman niya gusto. Eh, kung halimbawa, napilitan siya dahil gumawa ka ng isang bagay na peke, alam niyo, mahirap yung pinepeke kasi later on, lilitaw at lilitaw. Sabi nga nung natatandaan kong kasabihan sa Kastila, el natural, no puede quitar. Hindi mo pwedeng alisin yung natural sa'yo eh. Kasi natural na sa'yo yun eh. Later on, mabibisto yun. Lalabas at lalabas. Sabi nga naman, ayan na, lumitaw na ang natural. So, it is best na maging natural ka. Pero, pwede mong i-improve yung sarili mo. I-improve mo yung sarili mo for you to be a better person. Hindi para magpagusto ka ng kahit na sino pa man. And kung later on, because of what you did, ay nagustuhan ka, edi okay, di ba? Pero kung halimbawa, ginawa-gawa mo lang, pineki mo lang ng isang bagay para ka lang magustuhan, mabubuko ka din. Baka mamaya ikaw ang mabukulan dahil sa gagawin mo. So kung gagawin natin, parang huwag kang mag-live sa expectation nung gusto mo. Di ba? Mag-live ka sa expectation na ikaw ay maging isang mabuting tao, maging isang maayos na makisama sa kapwa, magtumrato sa nakakatanda, sa magulang, sa kasing edad, and be a better person. Ngayon, kung halimbawa, you are that person na magandang kalooban, kumbaga, isang taon na hindi mo pagsisisihang makasama, eh hindi mo kawalan kung hindi ka niya magustuhan. Kawalan ngayon dahil nawalan siya ng isang tao na pwede niyang makasama sana na magiging maayos sa buhay. Na pwede niyang makasama hindi sa isang panahon lang, kung hindi sa lahat ng panahon na kayo ay mabubuhay sa mundo. Diba? Parang sabihin mo na lang, it's not my loss. Diba? Hindi mo kawalan yun. Pero nag-gain ka. Bakit? Kasi naging mabuting tao ka. So, ang panuntunan kasi sa buhay, hindi naman dahil hindi nagkagusto sa'yo yung gusto mo, hindi nagkaroon ng katapusan ng mundo. Hindi. At kung hindi ka nagustuhan ng gusto mo, hindi mo naman basta pwedeng sabihin kung ano yung dahilan ba't kanya hindi nagustuhan. Hindi naman, kasi pangit ako. Hindi. Huwag mong gagamitin yung kasi mas maganda yung isa kaya mas nagustuhan. Hindi, dahil hindi naman ang lahat ng tao tumitingin sa panglabas na anyo. Dahil ang panglabas na anyo naman, ano yan eh, nagbabago yan, dumadating ang panahon na kukupas at kukupas pa din yung ganda niyan. Pero yung kagandahan ng kalooban, isang bagay yun na madadala mo hanggang sa libingan. KDR says. Ang ganda talaga ng payo ni Kuya Daniel. Kailangan maging totoo tayo. Huwag tayo maging plastic. Nakikita ko rito yung sinasabi ni Kuya, maging mabuti kalooban mo. Kung di ka crush ng crush mo, eh, pabihaan mo siya. Ano? Kasi dapat pusa yan. Kasi pag minahal ka niyan na pusa, eh, ganda. Tatagal ang relasyon.
marami akong natutunan. Sisikapin ko mga pag-reaction ulit na iparating sa inyo mga boleros. At hanggang sa muli, bye-bye!